Ayan mga kapobre, preto tayo ng manok kay sabaw tayo. Hindi preto ko kasi itong manok mga kapobre bago ko sabawin kasi hindi kasi ito native eh. 45 days, hindi masarap pag sinula mo agad ito na hindi na preto. Kaya pag ganitong klase mga manok, pinipreto ko muna bago sabawin. Sarap kasi ito mga kapobre pag ano. Preto mo muna bago sabaw. Mawala na yung langsa. Saka para rin siyang naked. Pinapreto na siya. Yan, brown na mga kapobre. So, ang iba, pwede na ito inilang iulam eh. Pwede na nila patakin kasi brown na siya eh. Sarap na. Pero sa akin, malinis ko kasi yung sabaw ng manok mga kapobre. Kaya, preto ako para magsabaw tayo. Meanwhile, ayan mga kapobre, kumulo na. Simpleng tinula mga kapobre. Hindi nagdaan sa gisa. Daan ko lang sa pakulo yung tanglad, luya at saka sibuyas. Kasi yung ating chicken mga kapobre ay napreto na. Gusto ko lang humigop ng sabaw na hindi masyado mamantika mga kapobre. Iiwas tayo sa mantika dahil magkaroon tayo ng kolesterol na hindi maganda sa ating katawan. Kaya yan mga pobre, ilalagay ko na yung chicken ko na preto. Sarap to mga kapobre kasi na preto na eh. Siya na-drain na rin tong mantika dito sa preto kong manok. Subukan to nyo mga kapobre. Simpleng ano lang mga kapobre, tinula. Iwasan kasi natin mga kapobre yung ang iniiwasan ko dito mga kapobre yung malansa. Kasi ang manok na 45 days mga kapobre, malansa talaga yun. Kaya ang ginawa ko, preto-preto ko muna. Pero pag native mga kapobre, hindi ko na siya piniprito. Kasi iba yun eh. Ang tawag namin sa Ambisaya, pulihin muna namin yung mga manok. Tapos bago namin katayin, anuhin muna namin, hindi namin siya pakainin mga tatlong, kahit mga dalawang araw pwede na siya. Kaya hindi na namin piniprito yung ano, native. So ayan mga kapobre. So ayan mga kapobre, kasi nilagay na natin yan. Isabay ko na rin tong aking ano, ang aking sayote kasi dahil luto na itong ating chicken, naprito na. Bago nilagay sa pinakuluan nating tanglad. Alam nyo mga kapobre, itong tanglad nito ay nakapababa ng dugo. Ito yung lagi kong nilalagay medyo mataas ang dugo ko. Yun ang lagi kong nilalagay pag ako'y nagsabaw. Kaya yung dugo ko ngayon 120 over 80 na. So, good na good talaga. Hindi ako nag-alala. So mga kapobre, ilagay na natin yung chicken. Ilagay na rin natin yung aking sayote. Sabay na rin tong sibuyas na tira dito sa rib. Sayang naman mga kapobre, itapon natin kasi konti na lang. So, isabay na lang natin para lalong sumarap yung ating tinolang chicken. Fried chicken tinola o diba mga kapobre. So, takpan muna natin to mga kapobre mamaya-maya. Maglagay lang ako ng asin. Hindi rin ako nagbibitsin mga kapobre. Hindi rin ako naglagay muna ng cube. So, natural lang to na lasa mga kapobre. Masarap din to kasi na-preto na yung ating chicken. So, maglagay lang ako ng asin. Yan lang.
Tapos mamaya, ilagay na rin natin yung ating malunggay. So, takpan ko muna, pakuluan natin para maluto na yung ating sayote. A few moments later. Ayan mga kapobre, luto na yung ano, malambot na yung ating sayote. So, ilagay ko na itong aking malunggay, mga kapobre. Simpleng sinabawang manok, mga kapobre. Yan. Hindi ko na pinapakita kung anong ginawa ko kanina dyan. Basta magprito lang kayo ng manok, mga kapobre. Depende sa kadami ng gusto nyo. Tapos, magpakulo lang kayo ng tubig. Doon na ilagay nyo yung tanglad, sibuyas, luya, para lumabas yung katas ng ilalagay nyong luya, lalo na yung tanglad, para lumabas yung bango. Ayan, mga kapobre, diba? Ang sarap. Fried chicken tinola. Saan ka pa maghanap nito? Simpleng tinola. So, hindi delikado sa katawan natin to, mga kapobre, dahil wala na yung mantika. One hour later. Ayan ang mga kapobre, luto na yung aking fried chicken tinola. Ayan mga kapobre. Kung nagustuhan nyo yung aking recipe, pakishare na lang, pakisubscribe ng aking YouTube channel. Huwag kalimutan, i-click yung notification bell. I-click lang yung all para kayo laging updated. At saka pakapalo na rin mga kapobre sa aking FB page. Ayan mga kapobre, bye-bye na. Kakain na ako. Bye-bye, kain tayo. Ayan, masarap yan. Fried chicken tinola.